An explosion rocked Fort Bonifacio Wednesday after a fire engulfed one of its storage facilities housing explosives and ammunition. 25 people were injured in the blast, leaving two severely burned. Ang update natin is we are still stabilizing the area. Kaya kung nandito kayo, makikita mo, bunabuga-bugahan pa rin yung tubig, di ba? Oo. To call it off para lumamig. Kasi may mga... May iniisip pa sila, may suspect pa sila na baka may unexploded ordnance pa doon. Unstable na yon when subjected to intensive. Unstable na, so pinapalimig muna nila. Malakas siya, if you were here, I was around 20 meters. Ramdam ko yung blast niya. 25 ang injured natin. 6 pinadala na sa Bilu na, sa AP Medical Center. At yung 2 naka-respirator. Akma yung gusali ng UOD na mag-imbak ng bomba? Oh, hindi naman talaga. Kasi hindi naman talaga yung imbakan yun. Ang imbakan talaga namin ng bomba is wala dito. Yung sa pangyaring to, paano po? Papagawin niyo po ba yung lugar na pag-iimbakan nyo ng mga nakakumpiskan ninyo mga landmines? That will come out sa investigation kung kailangan magawin. O kung kailangan pagkatapos ng makumpiska at maano, ipadala ka agad doon sa tamang imbakan. Yung nakumpiska, yung mga munitions na nandun, confiscated landmines, saka for instructional purposes. Kasi pag nakita ko dyan sa kanila kung paano sila magturo. Pag may papakita silang, may i-describe sila kung ano itsura ng IED, papakita na sa iyo. Inert siya dahil wala siyang blasting cap or detonating cord or blasting mechanism. After po ng operation ng EOD teams, ay pag dineclare na po nila na safe, ay magkakandak na po tayo ng mapping operation. So sa ngayon wala, under control pa rin po tayo? Yes. Gano'n ka tagal po isakyan mo bago ma-declare ninyo na far out nito mo? Ikon lang po yan, saglit lang po yan. Pagka nasabi naman ng yung mga EOD teams na pwede nang pasukin, ay saglit lang. Kung tayo ay i-re-require talaga natin na ang isang location ng ganung mga storages for armaments or explosives ay dapat sa isang bunker. Wherein this bunker facility is well protected and well insulated. Lang tinitignan namin kasi dyan is initially, mayroon pong nagsasabi na nagkakaroon ng may personnel dyan na nagre-reloading. Mayroon silang reloading area yun ang tinitignan namin na baka doon nag-start. Mayroon silang mga kandoon na mga TNTs. So ano? TNTs, yes, sir. Ano? May mortars, may ammunitions, and may mga tawag nito mga guns. Bonglazada, Inquirer.net.